akong sabihin sa iyo, ikaw na nakikinig at nanonood, isang hakbanglak ng pananampalataya, and you will meet God. At kayong lahat na narito, takbo na sa harapan, and you will meet God right here in front. I tell you, the strength of God will come upon you this day. Come forward, run forward, quick, faster, huwag kang magpagintayin ng Diyos. Yes! Yes! Sabi ng Panginoon.
ng may katapangan. Papauwin mo kung ano ang kanyang naiwanan, ang sabi ng Panginoon. Dadalhin mo kung ano ang katatagan na kanyang dinala noon, ang sabi ng Panginoon. At inilalagay ko sa iyo ang aking pagsama at patuloy na pagsama saan ka man pumunta, ang sabi ng Lord. Huli ko lamang inihahanda ang iyong sarili. Huli ko inihahanda ang sisigla ng aming mga salita, ang sabi ng Panginoon. Kaya patuloy kang magpailalim, ang sabi ng Panginoon. Patuloy kang magpailalim sa akin at sa aking lingkod, ang sabi ng Lord. Muli kong buksan ang iyong puso sa isang mas malawang na pagkakabukas, ang sabi ng Panginoon. Muli kong buksan ang iyong kaunawaan at muli kong lalagay ito ng karunungan at kaalaman patungkol sa akin. Ito ang sasabihin mo sa kanila, ang sabi ng Panginoon. Kung gaano ako naging kabuti sa iyo at kung gaano kadakila ang aking mga ginawa sa iyo at sa aking iglesia, siyang ipapangaral mo sa lahat ng tao at sa lumuha mo, ang sabi ng Panginoon. Babaunin mo ang kapangyarihan ko at hindi ka matatakot, ang sabi ng Panginoon. Dapat mong tayo ang bahay ng Diyos at mga kamakamalating. Ang mga Pilipino, bahagi mo siya ng Word of God. Ang mga Pauline natin, bahagi mo sa atin ng Word of God. At ang mga Pilipino, mga kasalan mong ako, ikanan po ang nagpangatibi na tayo, magpahala mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila ang YouTube natin, ang Facebook natin, at ang mga kamalila. At ikayari mo rin silang tumugod sa panawagan, sa tumulong, sa kumporta, sa gawain ng Panginoon. Yes, Father God. Father, for your own good glory, Lord, let that anointing, Holy God, come upon her, Lord, I pray, in Jesus' name, let's have a day of God. Halika rito, ano, tetes, halika tetes, halika tetes. Lagay ka rito, bilis ang mong taas mo yung dalawang kamay mo, patungan ng langit. Bigyan mo siya ng prophecy, Pastor Arnokat. Bigyan ang word ng Lord sa kanya. Ako ang kasama mo, ang sabi ng Panginoon. Hindi ka mapapaano, ang sabi ng Lord. Sapagkat ako ang may hawak ng buhay mo. Ako ang gumawa sa iyo at naglalang sa iyo, ang sabi ng Panginoon. May dakila kang layo, may dakila akong layunin sa iyong buhay, yes, sabi ng Panginoon. Ang ginagawa ko sa iyo sa mga oras na ito ay isang paggawa ko na hindi alam ng tao, hindi malalaman ng nino man. Ngunit ang nilalagay ko sa puso mo ay ang pag-alab sa pag-ibig sa akin, ang sabi ng Panginoon. Nanasain mo ng higit ang paglilingkod sa akin, ang sabi ng Panginoon. Saan ka man makapunta, saan ka man makarating, dadalhin mo ang aking salita, ang sabi ng Panginoon. Ipapangaral mo ito sa kanila. Sapagkat nakita mo kung gaano ako naging kabuti sa'yo. Yes. Nakita mo kung ano ang mga ginawa ko sa iyong buhay. At hindi ako nagkamali sa pagpili ko sa'yo. Kalimutan mo ang mga nakalipas at nakaraan sapagkat ito'y pawang nilimot ko na, ang sabi ng Panginoon. Ang inilalagay ko sa'yo ngayon ay mga bagong bagay na gagampanan mo at gagawin mo para sa akin, ang sabi ng Panginoon. Humanda ka sa isang mas mataas na pagkakatawag, ang sabi ng Panginoon. Tumugon ka ng mas malalim, ang sabi ng Panginoon. At ako ang gagawa ng mga dakilang bagay sa buhay mo at sa iyong sambahayan, ang sabi ng Panginoon. Hindi ako nagkakamali, ang sabi ng Panginoon. Ang kaisipan ko'y hindi niyo kaisipan, ang sabi ng Panginoon. Kaya naman manatili ang pagtitiwala mo sa akin, ang sabi ng Lord. At patuloy kitang patataasin. Patuloy kitang iaangat, ang sabi ng Panginoon. Kung gagawin mo ang aking kalooban, ang sabi ng Lord. Kalimutan ang nakaraan at gampanan ang nasa kasalukuyan, ang sabi ng Lord. Yes, Father God. So, Father, for your own glory alone, let it flow. Thank you.
Espiritu. Yung gusto natin gamit sa ating puso. The book of Leviticus, Exodus, I mean, chapter 3. Naglumapit si Moses sa burning bush at sabi ng Lord, the place is holy because I am a holy God. Remove your sandals. Yes, Lord. Father God, you are doing it as a prophetic gesture. Sabi kapag ayos kami sa iyo, even our enemies
will be at peace with us. Payampahin niyo, Panginoon, ang hindi nakakagusto sa amin. At ang ayaw sa amin na mapayampahin po ninyo. At hayaan po ninyong makuha namin ang inyong favor. Salamat po, O Diyos, ng marami. At wala po kaming ipapangako, kundi ibibigay lamang namin sa inyo ang kalawalatian ngayon bukas at magpakayo. Salamat po, O Diyos, ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang babas ay magsabi na amen at amen. Palapakan natin ang Panginoong Kasiguran. Tayo po'y magkaloob sa oras na ito. Amen. At bago tayo manalangin, sa darating na sabi, dumalo tayo muli, magdala tayo ng maraming kaluluwa, yung mga hindi dumadalo. Kasi kasugin natin para makadalo, mag-akot tayo ng mga maraming kaluluwa. At yung YouTube natin, panoorin, yung Facebook natin, YouTube, kay OJM, sa Facebook, Kingdom of Jesus. Yung mga DVD natin, orderin natin. At pag may mga training na sinasagawa, i-announce natin yon para yung mga taga-province yung nakaka-attend. Pumunta ho tayo. Huwag na huwag tayong hindi pumunta. Yung mga sasakyan ninyo, mga taxi ninyo, mga sasakyan ninyo, lagyan nyo ng player. Tapos isalang ninyo yung mga DVD natin para napapakinggan ninyo habang tumatakbo. Sa oras ng radio program natin, buksan ninyo. Sa oras ng airing natin, makinig po kayo. Ay nagtatrabaho kayo, ano man ang ginagawa ninyo, buksan ninyo kada Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz AM band. At inyo pong mapapakinggan ang ating programa. Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz AM band. YouTube kay UJM, Facebook Kingdom of Jesus. At marami tayong DVD dyan, magaganda po yan. Pwede niyang isama yan sa mga pagre-regalo ninyo. Kahapon si Josh, naimbitahan siya ng classmate niya. Birthday, binigyan namin ng gift. At the same time, ilagay namin ng DVD. Amen po ba? Glory to God. Sa sino man ang bibigyan namin ng regalo, laging may DVD yan. Hindi pwedeng wala. Laging may DVD po yan. Amen po ba? At patuloy niyo po kami isama sa panalangin. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, kami sa Diyos. Kasi nung nakaraan buwan ng wika, grade 6 si Joseph, lumaban sila ng interpretasyon ng sayaw. So nagpapasalamat tayo sa Diyos, champion po sila. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Lord, grade 6 level po si Joseph. So pati palak sa interpretasyon ng sayaw, champion po sila. Tapos si Joshua, 4 year, lumaban sila sa katutubong Pilipinong sayaw. Champion din sila. Amen. Palakpakan natin ang champion sila. Alam mo, sak na kami, no, nanalo sila. Pero isa lang po ang sikreto, tingin po kayo sa akin. Kasi si Joshua po ang presidente ng kanilang eskwelahan, ng klase nila. Siya rin ang presidente ng buong eskwelahan. Siya yung student council president. At the same time, presidente siya ng classroom nila. Pero kahit di siya presidente talagang may leadership quality talaga siya. Alam mo, bago sila nag-perform, gina-turn niya yung mga classmate niya. Tapos nag-pray sila. Amen po ba? Yun ang nagpanalo sa kanila, yung prayer. Magagaling ang mga kalaban. Mahuhusay. Bigay na bigay. Ginastosan talaga ng malaki. Pero sila ang nag-champion. Bakit? Nag-pray sila. Amen! Talapak natin ang Diyos. At hindi lang yun. At hindi lang yun. Paniksahan ng tula, the whole school, particularly sa mga matataas na level, ang nag-champion si Joshua ulit. Champion siya ulit. Kaya pinapanood ko siya dito eh. Pinapahubad yung mga sapatos at medyas. Si Joseph, champion yung kanyang level, grade 6, sa interpretasyon ng sayaw. 4-year level si Joshua, champion sila sa katutubong sayaw ng mga Pilipino. No? At sa paliksahan sa paggawa ng tula, personal ni Joshua yun, champion siya. Amen? Lapakan natin ang Lord. Bumayan ang inyong prayer and fasting. At isama natin siya sa prayer by September. By September, siya ang napili ng eskwelahan, ilalaban sa ibang eskwelahan. Eh, nakikinig po kayo sa akin? Siya ang napili ng eskwelahan, siya ang ipanglalaban sa iba't ibang eskwelahan. So, samahan po natin siya ng prayer at isa lang ang sabi ko kay Joshua,
Isa lang ang reason bakit tayo, bakit ka tinisend ng Lord sa ibang lugar, para sabihin, God is good all the time. And all the time, God is good. And give thanks to the Lord. Hallelujah. To God be the glory, to God be the glory.